Pasigenyo, magandang araw. Sinisimula na ang Livelihood Project hinggil sa paggawa ng chorus at donut na ginaganap sa Palatiw Elementary School pasado alas 9 ng umaga ngayong araw ng Linggo, Pebrero 26. Batid na proyekto ito ni Kapitana Bobot Guevara at iba pang council ng naturang barangay. Kabilang rin sa programa ang Rizal High School Batch 94 sa kooperasyon ng Palatiw Women's Brigade at Rotary Club Metro Pasig. Sa ngayon ay makakapanayan po natin ang barangay captain ng Palatiw. Magandang araw. Ay, magandang araw, iNews. Yeah. Ayan po, Kapitan, bakit po tayo naglunsad ng ganitong hapon? Ito yung kalinsabay ng bloodletting, ano, mamaya, maano natin. Kasi naisip namin, aba nag-aantay yung mga magbibigay ng dugo o pagkatapos silang bigyan ng dugo, nakatambay lang sila, di ba? So ginawa natin, nag-livelihood tayo. Para yung magbibigay ng dugo, matuto rin silang gumawa ng donut at saka ng churros. So ayan ay proyekto na mga partners natin. Rizal High School alumni, batch 94 at saka 82, yung Palati Women's, Rotary Club of Metro Pasig, where I belong, no? Ayan, abangan nyo si Attorney Ayan, next year ang presidente dyan. Ang aming Rotaractors, ito yung Rotaractors, ito yung mga college students na mga Rotarians. Tapos ito nga, Serving Hearts. So maraming mga sponsors, pati yung participants, yung Palati Elementary School Parent Teachers Associations. So kasama rin sila rito. So hopefully makakota tayo ng hinihingi ng Serving Hearts. Pero yun nga, yung main purpose natin sa livelihood, mabigyan natin sila ng hanap buhay. Alam mo, sa bahay, kayang-kayang gawin yan. Kayang-kayang gawin, homemade, na donut tsaka churros. Ang mahal pa naman ng churros sa mga ano, di ba? Yung dinidip natin sa chocolates. Ayan, talaga, ang sarap. So, ayan, makikita nyo kung paano ginagawa, pwede yung videoan yan, para kahit sa bahay po, magawa nila. At yung mga interesado, pwede po kayo pumunta ng barangay hall. Hanapin nyo po si Glenda Silva, yung sister ko, siya po yung nagtuturo, para mabigyan po kayo ng recipe. Ayan po, Kapitan, matanong lang po namin, ano po yung layunin nyo at bakit nyo po ginagawa yung mga ganito nga po yun? Dako, sa hirap ng buhay, di ba? Instead na yung nanay o yung tatay, kasi marami na ring nanay na nagtatrabaho. Kasi dahil doon sa Sojilo, di ba? Equal-equal yung paningin natin sa mga naghahanap buhay. Kung nasa bahay ka lang, whether mother or father, pwede kang gumawa. Mm-mm. Tapos, iyalok mo lang sa kapitbahay. Alas 9 ng umaga, alas 3 ng hapon. Si, nagmimeriendo yan, kumakain yan, di ba? So, malaking bagay. Tumubo ka ng 500 isang araw, ba, libre na ang ulam at saka ang bigas mo, di ba? Nakatipid ka pa. Libre ka pa rin sa merienda. No? Talagang panghanap buhay po ito na hindi mo kinakailangan ng malaking punan. In 1,000 pesos, makakagawa ka. Kasi ano punan mo dito? Kawali. Tsaka kalan. Sigurado meron naman tayo. Tapos yung mantika. Sigurado bumibili tayo. Ang hindi lang, siyempre yung mga harina, ibang ingredient. In 1,000 pesos, pwede magawa hanggang 1,500. Eh paano kung 2,000 pesos yan? Oh. Ede magiging, magkano na yan? 3,000 pesos. So may tubo ka na let's say 1,000 pesos. Hindi naman sama. Diba? So encourage natin ang ating mga kabarangay dito sa Palatiw na pag-aralan itong hanap buhay na walang masyadong malaking puhunan pero malaki yung return of investment. Ano naman yung inaabangan ng mga taga-barangay Palatiw na proyekto nyo? Ayan, may mga proyekto tayo. Alam mo, ako ngayon nagko-concentrate ako sa basura. Ha? Kasi nakikita ko, in the near future, isa sa problema ng ating bansa ang basura. Kaya dito sa Barangay Palatiw, sinisimula namin yung segregation. So doon sa Purok 5, we already launched desegregation last year. So, hiwalay ang nabubulok at yung hindi nabubulok. O yung residual, yung talagang basura, hinihiwalay namin yan. Tapos yung kitchen waste, hinahakot po yan sa bahay-bahay. Yung kaning baboy nung araw, wala na naghahakot ng kaning baboy eh. Kaya kung napupunan nyo, yung basura, napakabaho.
So yan yung future plan ng Barangay Palatiw na gagawin natin sa buong barangay para later hindi na natin problema yung basura at yung kitchen waste namin. Yan po yung nanalo sa climate na pinagmamalaki po namin. I-design natin yan para maging biogas. May sahay naman po para po sa Pasigenyo. Sa mga Pasigenyo, mabuhay po tayo lahat. Nandiyan naman po ang ating lungsod, ang mga barangay, para sa magagandang proyekto ni Mayor Bico, suportahan po natin. Ito ay gagawin natin para sa ating bayan sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Kapitan. Salamat po. At nabatid nga sinabi kanina ng Kapitan Bobot Guevara na aabot ito. Na aabot ito sa iba't iba pa nga mga barangay na kung saan nga ay pinapakita pa nila ang mga adikain at mga proyekto nito. At samantala, ang kanyang kapatid ang nanguna sa paggawa ng churros at donut na kung saan ay ito ang itinuturo nila sa mga nanunood. Kabilang na rin ang mga residente ng Barangay Palatiw. Lagay natin siya sa confectioner. Ate natin, ito yung mga tinadayag natin pang frosting ng donut. Ayon nga kay Kapitan Bobot Guevara, dahil sa hirap ng buhay na isip nilang gawin, kasama ang kanyang mga barangay council na kung saan ay ituro itong pagnenegosyo. So that's the basic, ha? Eh, gusto niya magkaroon ng flavor, yung mga mahilig sa coffee. Pasado alas 9 ng umaga kanina ay sinimulan na ang Livelihood Project ni Kapitan Bobot Guevara. Kabilang narito ang iba pang hagawan at ilang kawani ng barangay na kung saan ay tinuturo nila kung paano ang paggawa ng churros at donut. At ilang mga kababayan nga rin po natin ang narito upang makinig at matuto ng paggawa ng ganitong churros at donut para gawing business. At yan po ang detalye ng mga balita. Ako po si Jen Trinidada para sa latest na iNews Pasig.